Biglang merong nagtataray na senadora sa doon sa kanilang kapulungan. Ising ko na kakoy, makakuha ko ng 1,000 dirty ashtray. Tama. Kesa makakuha ko ng 1 kabahong na nakapaloob doon ang buong industry ng tabako na patay na. Oho. Kasama na yung magsasaka at lahat ng mga taong nakikinabang at doon nabubuhay sa industry ng tabako. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Naku po, mukhang personal na ang alita ni Congressman Marcolita at Senator Pia Cayetano dahil sa nangyaring World Health Organization Forum patungkol sa tobacco industry na ginanap sa Panama. Dahil inaakusahan ni Senator Pia Cayetano itong si Congressman Marcolita at ang kanyang kasamang nag-represent sa Panama na umano'y nagiging peddler ng tobacco industry. Dahil alam po natin na itong si Congressman Marcolita ay pro-tobacco talaga ito dahil gusto niya na tulungan itong mga farmers po natin. Ngunit dahan-dahan naman o mukhang ikokontrol naman yung paggamit ng tobacco sa ating bansa. Bitbit niya lang din ang dalawang batas na naipasa sa ating bansa at ipinaliwanag niya ito sa nangyaring forum. Ito naman ay hindi nagustuhan ni Senator Pia Cayetano dahil mukhang dinidefensahan pa ni Congressman Marcolita ang masamang epekto umano ng paninigarilyo at marami na nga umano ang naperwisyo at namatay dahil sa paggamit ng sigarilyo. Uuwi ako, biglang bumigat sapagkat biglang merong nagtataray na senadora sa doon sa kanilang kapulungan. Uh-huh. Kaya naman ako nag-volunteer na sumama doon dahil sa meron tayong dalawang batas. Ang pinag-uusapan kasi dito, Nelson, Jen, at Kuya Benny, eh yung dalawang batas natin na tungkol sa tabako. Ito yung Republic Act 9211. Okay, opo. Ito yung tabako mismo, yung sinisindi. Opo. Ito yung traditional cigarette. Opo. Yun namang Republic Act 11900, ito na yung heated tobacco. Ito yung e-cigarette. Meron tayong dalawang batas. Ito nga yung sa tabako, ito yung 9211 at saka yung heated naman, ito yung 11900. Gusto ko lamang maobserba sa global forum kung paano tatalakayin ang industriya ng isang bansa na meron ng legislated laws. May umiiral ng batas. Oo, okay, at yung rehimen natin, Jen, Kuya Benny, Nelson, regulation tayo. Uh-huh. Okay. Kasi nung tinitingnan ko yung FCTC, sa pangalan pa lang, Framework Convention on Tobacco Control. Uh-huh. Ibig sabihin, hindi ko kontrolin. Ano? Paano yung sa atin? Regulated tayo, hindi naman control. Kaya sabi ko, kinausap po yung mga ahensya na pupunta doon. Malaki yung delegation kasi napakarami ng ahensya yung represented doon. Nandiyan yung National Tobacco Administration. Okay. Nandoon ang DOH, nandoon ang DILG, nandoon ang DA ata, si Department of Agriculture. Opo, DB Sabiliano, nakita ko doon. Oo, at saka yung Department of Foreign Affairs. Opo. Ayun nga, ako nag-volunteer na sumama sa katahilanan gusto kong makita kung paano naman tatratuhin yung dalawang batas natin na kinapapalooban kung paano nire-regulate ang tabako rito. So isa pa ito, mga kababayan po natin, sa mga rason na binabatikos ngayon ni Senator Pia Cayetano, itong representante ng Pilipinas, pati na rin ang Malacanang, dahil alam nyo ba, mga kababayan po natin, na 30 o mano katao ang ipinadala na nag-represent, which is napakalaki umano ang expenses kung tutuusin na mukhang nanghihinayang itong si Senator Pia Cayetano pati na rin ang kanyang kapatid na si Alan Cayetano dahil umano sa laki ng expenses samantala ang kanilang pinunta doon ay hindi naman supposed to be ay depensahan itong dalawang batas na ito na umano'y 9211 itong paninigarilyo ang pag-regulate itong 11900 naman ang bagong pinasa, itong biplo nga na tinawag naman ni Senator Alan Cayetano na mukhang mga gago umano ang mga kongresista na pumasa nito dahil alam naman nila na ito ay makakasama sa ating kalusugan. Although sinasabi na mababa ang kanyang parang side effect, hindi kagaya ng sigarilyo, pareho lang din umano ito ng purpose. At dahil sa layo ng lugar na ito, mga kababayan po natin, estimated mo 24 hours yung biyahe mo mula sa Pilipinas at saka hindi pa direct flight itong Panama dahil kumbaga nasa kabilang parte ng mundo.
Kaya siyempre napakalaki umano ang gastos para kay Senator Cayetano, which is para naman kay Congressman Marcoleta, eh ginawa niya ito para depensahan nga itong dalawang batas na ipinasa po natin. Pero siyempre, may kaalaman din po yan na nakukuha mga kababayan po natin. At kanya-kanya sila ang opinion, iba-iba silang paniniwala, kaya hindi sila magkasundo. Totoo sa mga kababayan po natin, hindi pa tapos. Dahil itong tirada ni Congressman Marcoleta ay malamang may sagot kung hindi ngayong araw o bukas magkakaroon ulit ng pagdinig. E biglang nagtataray yung ano yung Senador Pia Cayetano at binansagan kami ng mga peddler ng tobacco interest. Ah, so parang dumayo pa kayo ng Panama para lamang maging peddler. Yung mga yung mga delegasyon na yan, sabi niya ganyan, they are only a mere mouthpiece of the tobacco industry. Hindi ka ba naman yun? Hindi ka ba naman masasaktan doon? Kaganda-ganda ng pag-uwi ko na rito, eh, maaliwalas na yan. Eh, bigla akong natimbuang nung marinig ko nagsasalita doon. Sinabi pa niya na nagpunta yung delegasyon ng Pilipinas para manggulo lang. Nako, masakit talaga ngayon. No? Sihan niya kasi medyo nagkaroon ng medyo malawak ang pagtatalo doon sa doon sa isang agenda item. Ah, doon mismo sa Panama po. Nagkaroon talaga. May agenda item kasi. Yung talagang medyo pinanggalingan ng mahabang pagtalakay ay yung Article 9 and 10 ng FCTC. Okay. Ang pinag-uusapan doon yung regulation at saka yung disclosure ng tobacco contents at saka yung kanyang emission. I-measurein yun eh. Ngayon, para matupad yun, dalawang bahagi ang dapat na magsama. Yung tinatawag na working group at saka yung expert group. At gusto nating ipaliwanag, yung working group, ito yung kinapapalooban ng mga bansa, ito yung state parties. Okay. Ngayon, ang gusto ng European Union, makikita mo, may samahan talagang banggaan eh. European Union, ito yung pasimuno eh. Sumama yung Canada at saka yung Singapore. Okay. Ang gusto niya, yung working group, i-suspend muna natin yan. Ang ating i-establish muna ngayon, yung expert group. Expert group muna, oh. Hindi, sabi naman namin, hindi po pwedeng magsama yung dalawa na yan. Ang panig ng Pilipinas, sabi namin, can we propose a way forward? Okay. Imbes na kako i-suspendihin natin yung trabaho ng working group na medyo mahirap gawin, sapagkat sila yung mga bansa. Sila yung nananagot sa kanilang mga mamamayan. Ito yung sinasabi nung Senator Pia Cayetano, nanggulo kami. At sabi ko, hindi kami nanggugulo. Yung prinsipyo ng mga batas natin ang nilalaban natin. Kaya nasabi ko doon sa privilege speech ko, kapag ikaw pala ang pumunta dito, yung katwiran na tinatadhana ng dalawang batas natin, kung titingnan mo yung declared policy doon sa dalawa ka, Kuya Ben, ipansinin mo, yung declared policy ng dalawang batas natin, ang sabi niya, balance policy. Bakit balance? Kailangan mong pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan mo, ngunit isaalang-alang mo rin yung kalagayang pang-ekonomiko ng mga farmers o yung mga stakeholders nakikinabang sa tobacco industry. Yung Netherlands, wala tayong problema doon. Wala naman silang tobacco industry. Kaya wala silang sasalagin, wala silang poproblemahin ng mga farmers. Hindi mo ba babalansihin yan? Sabi ko nga doon sa privilege speech ko eh, pagka pala itong senadorang ito napunta roon, ibebenta niya yung dalawang batas natin. O ngayon, nagsagawa siya ngayon ng ano, ewan ko kung pinatawag niya lahat yung mga membro ng delegation. Ay, pumunta ng Panama po. Hindi ko alam kung anong naging development ngayon. Pero ako, ayaw niya akong tawagin. Ang ginawa ko, nagpunta ako rito. Ayun. Ito, ang ayaw ko lang. So, hindi nga matanggap ano ni Congressman Marcoleta, mga kababayan po natin, dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa Senado at mismo madepensahan ang kanyang sarili kay Senator Pia Cayetano. Alam niyo po mga kababayan, sa sobrang talino nito ni Congressman Marcoleta, ang palagay ko talagang hindi siya iimbitahin ni Senator Pia Cayetano dahil magkakabanggaan sila pagdating sa pagdinig, mga kababayan. Kuya Benny, Jen Nelson, dapat sana kinausap niya kami. Alam mo kung sino yung kinausap niya? Yung mga NGO na nagpunta doon. Wala nang ginawa. Ang kanilang ang kahangarin ay patayin talaga yung tobacco industry sa ating bansa. Kung wala sana tayong industry, wala tayong mga farmers, wala tayong problema dyan eh. Oo nga po naman. Ngunit ang batas natin na ang nagsasabi, balance policy. Itanghal mo kanya ang kalusugan, pangatawanan mo ang kalusugan ng iyong mamamayan. Ngunit,
isaalang-alang mo rin ang kanilang kabuhayan. Hindi ba naiintindihan yon? Napakasimple naman ang tanong eh. Alam mo, kung napakasimple nito, iba kasi yung taong pumunta roon at ang utak o ang pag-iisip ay may kaalaman sa batas dito sa ating bansa at alam din kung ano yung tatalakayin doon. Mm. Rather than these people, especially coming from the NGO, na naka-mindset at hardline na sa isang agenda lang, which is patayin talaga yung industriya. Uh-huh. Well, hindi naman natin sinasabing tama or mali, pero yun ang sinaad ng batas eh. Opo. Diba po? Naging batas na nga eh. Ayun ang sinasabi, balanse. Eh kung mo, eh siyempre, nasa Senado sila, nasa House kami. Uh-huh. Pero nung paglabanin yan, nanalo yung person namin. Opo. Ay, pasakop ka na doon. Uh-huh. Sabi nga natin, hindi ba, the law may be harsh. But it is the law. Yan, opo. Duralex said lex. Yes, ayan, opo. Di ba sa batak mo, ganyan, di ba? Nagagalit siya, Kuya Benny, dahil sa pangalawa, panglimang pagkakataon nata, nabigyan tayo ng, ang nagbibigay naman ng dirty ashtray na yun eh, uh-huh. Eh yung NGO na yun eh. Uh-huh. Sabi ko nga sa'yo, ang mindset nun, wala nang ginawa yung kumindit, kailangan total control. Eh hindi nga ganun ang ating rehimen eh. Uh-huh. Hindi tayo total control, regulated. Tama. Okay, sabi niya, tingnan mo, nakakahiya, Mr. President. Nandiyan eh. Nakakahiya, Mr. President. Sa panglimang pagkakataon, nakakuha tayo na naman ng Dirty Ashtray. Dirty Ashtray Award. Kanino galing yung Dirty Ashtray niya? Doon sa mga NGO. Sila din yun. Ito yung gusto niyang kausap lang. Eh sabi ko naman, nung nag-privilege speech ako, mamatamisin ko na kakoy, makakuha ko ng 1,000 Dirty Ashtray. Tama. Kesa makakuha ko ng 1,000 na nakapaloob doon ang buong industry ng tabako na patay na. Oho. Kasama na yung magsasaka at lahat ng mga taong nakikinabang at doon nabubuhay sa industry ng tabako. Oho. Nandun lahat sa 1,000. Mas gusto ko na yung 1,000 ashtray. Dirty ashtray. Kesa 1,000 na naglalaman ng kamatayan ng kamatayan ng isang napakalaking industriya sa ating bansa. Oho. Yun ang hindi nila. Hindi siguro alam ni Pia Cayetano ito eh. Bigla na lang siyang babanat kagaya. At ang hindi niya alam, hindi ko alam kung nagbabasa yan, yung pong charter ng FCTC, meron siyang qualification dun eh. Jen? Opo, opo. Kuya Benny, Nelson. Mm-hmm. Ang qualification niya, ang pagpapatupad ng provision ng FCTC is always in accordance the law. With the national law of the state parties. Oh, isang bansa, sa mga tuwid, kapag kayo isang ang state party ay merong national law, hindi ma-override ng convention. Doon mo itatahi. No? Iginagalang niya. Kapag wala kayong national laws, okay lang. Pero sa sandaling kayo ay napunta na sa kalagayan, meron na kayong batas na umiiral. At contradicting sa magiging decision, kailangan mananaig yung national law. Ayun. Hindi ba niya naiintindihan yun? Mm-hmm. Nakauwi ako. So yan po mga kababayan po natin. May punto at maganda naman ang rason ni Congressman Marcolita at legal po yun mga kababayan po natin. Dahil nire-recognize nga ng parang nangyaring forum itong dalawang batas po natin na kanyang dinepensahan. Dahil ika nga, kung may national law na umano ang isang bansa, iyon ang umano ang susundin ng pagdinig na yon o yung parang forum na yon mga kababayan po natin. At dahil napakalakas nga itong industriya ng tubiko sa ating bansa, abay marami umanong maapektuhan at hindi papayag itong si Congressman Marcolita na mamamatay itong industriya ng tubiko kasama po yung mga farmers po natin. Actually mga kababayan po natin, itong paggamit ng sigarilyo ay legal naman sa ating bansa. At ang gumagamit na lang yung bahala mag-control o mag-regulate ng kanyang sarili. Unang-una, marami namang advertisement na ginagawa yung bawat cigarettes company. Nakita mo sa pakete, di ba? Iba't ibang sakit yung nakikita dyan. Pero marami pa rin ang naninigrilyo sa atin. So, nasa tao na yon kung paano niya kontrolin o i-regulate ang kanyang sarili sa paggamit ng sigarilyo. So, halos lahat naman na bansa pinapayagan naman na mag-sigarilyo. Kaso dahil sa nakikita po natin ito kay Pia Cayetano, talagang ang kanyang advokasya is against talaga sa paggamit ng sigarilyo. Kaya gano'n na lang ang kanyang nararamdaman na feeling niya, mas pinopromote pa ni Congressman Marcolita ang paggamit ng sigarilyo o itong e-sigaret sa ating bansa. So kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento sa looben patungkol sa naging topic po natin sa isyo ng pag- regulate o pag control ng paggamit ng sigarilyo.
sa ating bansa. Comment na po, lalo na po yung mga, ayan, mahilig maninig ka rin. Maraming salamat.